Sa gitna po ng napakaraming aberya, ano kayang latest sa COMELEC? Alamin po natin yan live mula kay Tina Panginiban Perez. Tina! Yes, Vicky, nagbukas na ang botohan sa mga presintong nagkaproblema kaninang umaga. Sa Barm o Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 175 ang clustered precincts kung saan mga pulis ang umuupong special electoral boards matapos tumanggi ang mga gurong magsilbi. Sa report na natanggap ng COMELEC, all systems go na raw sa mga presintong ito, pero na lang sa Cotabato City. Bago magsimula ang briefing kaninang pasado alas 7 ng umaga, may 14 na presintong hindi pa nagsisimula ang botohan dahil nakapila pa ang special electoral boards para kumuha ng balota. Ang Socorro Oriental Mindoro at Silvino Lobos Northern Samar na nagkaproblema sa final testing and sealing ng VCMs kanina, all systems go na rin ngayon. Sa Maguindanao, may presintong mali ang nakuhang balota pero naayos na raw ito. Sa bukid noon, putol-putol ang kuryente pero tiniyak ng Department of Energy na magdadivert ito ng kuryente papunta sa lugar. May backup ding batteries ang VCMs at generator sets. Sa Marawi, hindi naman daw nagkakaproblema sa botohan, kundi sadyang marami raw ang maagang pumila. Bagamat naantala, Vicky, ang pagbubukas ng ilang presinto, sa ngayon, sabi ni Lau Janko, hindi pa nakikita ng COMELEC na kailangang pahabain ang oras ng botohan. Dagdag pa ni Lau Janko, wala pa rin natatanggap ang COMELEC na ulat tungkol sa untoward incidents o maging negative reports. Katunayan, smooth daw ang pagboto sa Andres Bonifacio Elementary School sa Pasay City na nansaksihan ni COMELEC Chair Sy Damen Pangarungan. Ayon naman kay COMELEC Commissioner George Garcia, mahigit 1,800 na VCM na ang nagkaaberya. Ang mga karaniwang problema na naresolba na anya ay paper jam, rejected ballots, VCM scanner na marumi, at VCM printer na hindi nagpiprint o di kaya hindi nagpiprint ng maayos. Karamihan sa mga makina na ayos naman, 10 lang daw ang pinalitan. Sabi pa ni Lau Janko, sakaling magkaaberya at hindi talaga gumana ang VCM, pwedeng i-repair ito o palitan o pwedeng i-batch feed ang mga balota sa pinakamalapit na VCM. Paalala naman sa mga botante, kung alam nyo na kung saan presinto kayo boboto, hindi nyo na kailangang dumaan sa Voters Assistance Desk ng PPCRV. Vicky, alas 12 naman ang tanghali. Ngayon ay nakatakdang magbigay ng updates ang COMELEC at inaasahang dadalo rito ang mga commissioner. Vicky? Tina, maikukumpara mo ba ito compared sa 2019 elections? Ano masasabi mo tungkol sa naging sistema so far, no? As of noon, ngayon? Napapansin natin, Vicky, na maaga pa lang ang dami-dami ng mga aberyang nire-report dito sa COMELEC. At saka maliban doon hanggang sa araw na ito, marami pa rin mga fake news ang sinisikap ng COMELEC na i-debunk o pabulaanan kahit na paulit-ulit na nila itong sinagot sa mga nakaraang linggo, Vicky. Okay, ano yung mga nakikita mong pinaka-standout na problema, no, ngayong taon na ito? Yung mga sirang VCM, Vicky, ang dami-dami nga nire-report sa iba't ibang mga commissioner natin. At meron ding mga duda kasi yung ating mga botante na kapag nasira yung VCM, nagdududa sila doon sa batch feeding. Although, isa naman yun sa mga contingency measures na nakasaad sa COMELEC resolution, marami sa mga botante natin ay hindi alam na ganun talaga yung isa sa mga protocols kapag nasira ang VCM. Siyempre, gusto ng mga botante na makita yung resibo na ipiprint ng VCM para malaman kung tama nga yung pagbasa ng makina doon sa boto nila. Pwede naman nilang intayin na batch feed yung kanilang balota. Yun nga lang, baka maghintay rin sila ng matagal, Vicky. Oo, meaning yung batch feed, ipunin nila lahat ng mga hindi na ipasok sa VCM at saka sabay-sabay nilang ipapasok mamaya na yan, bandang closing time. Kasi siguro, banggitin na rin natin, Tina, no, na meron tayong 106,000 na VCMs, no? At 90 plus thousand mula rito ay talagang inimbak pa noong mga nakaraang eleksyon. Kaya syempre, hindi na matanggal dyan yung medyo wear and tear ng mga VCM na yan. Although, meron tayong inangkat na additional 10,000 na bagong VCM na for rent, no? Para nga matugunan itong mga pangangailangan ng mga karagdagang clustered precinct. Kasi nagdagdag nga tayo ng clustered precinct dahil binabaan natin yung number of voters per clustered precinct para nga maobserbahan itong social distancing ngayong panahon ng pandemya. At may katanungan pa si Mel Tianco, Tina. Oo, Tina, sabi mo yung fake news, pinagkakaabalahan ng COMELEC,
Kwento mo naman, ano ba yung mga fake news na yan? Ang malaman natin kung anong totoo. Nako, ilang linggo nang sinasangguni sa COMELEC. Isa dun sa mga fake news na kumakalat ay yung tinta, yung marking pen na binibigay ng COMELEC ay tumatagos daw sa kabilang side ng balota at tinatamaan daw yung mga oval ng ibang mga party list o ibang kandidato. Ang sinasabi naman ng COMELEC, una, hindi naman tumatagos yung ink unless sobrang diin ang gawin mo. At kung tumagos man yan, hindi magkakatapat ang ovals, Mel. Oo. Eh, pero hindi ba bawal din naman pagka merong ano, may dumi yung ano mo? Eh, di bawal pa rin yun. Kahit na hindi tumapat sa oval, bawal pa rin. Bawal punitin yung ano, bawal magkaroon ng marka, bawal lahat, di ba? Kailangan mo lang, tama, ano, Mel. Kapag balikan ka namin diyan. Kapag nagkaroon ng smudge. Yeah, hindi na 'yon. Hindi na bibilangin 'yon. Meron kasing mga yung squares na itim sa gilid ng balota, yung sa border ng balota, timing marks 'yon, Mel. Kapag 'yon tinamaan ng smudge o ink o dumi, hindi 'yon babasahin ng VCM. Meron din sa gitna ng balota na mga UV marks, hindi natin 'yon nakikita pero nandoon 'yon. Pag 'yon din tinamaan ng smudge, hindi rin 'yon babasahin ng makina, Mel. Ayun pala. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.